the voice tapes of the real victims. Helen, the mother, and daughters Chelsea Lees and Anne Jeline. Sent by Ronald Arandia, the father who is now in Saudi Arabia. Talunan dyan, uuwi ng bahay, maiinit ang ulo. Aawayin ng asawa, tapos bubugbugin ang mga anak. Paniwalaan mo ko, pati pagkain ng pamilya niyan. Isusugal na nila dyan sa sabong. Alam mo, kahit mga pantalon niyan, ipapaanod na sa sabungan. Nagiging burlesking pala mga sabungeron. Anong burlesking? Eh, nawawalan pala siya ng pantalon eh. Eh, di bulis kayo. Papa, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, ha? Ayun! Kita mo! Ayun! Una ko pa yung paghimas dito. Kita mo naman, hindi na sayang ang dalawang taong pag-aalaga. May pumutang pa. Ito ba yung magaling na manap mo? Babayaran ba kita? Pareho ng patay yung manap natin.
Ano gusto mo? Sipahin kita pa uwi? Ha? Sabi ko na naman, dapat kanina pa tayo umuwi. Ika na nga. Yun na to. Sugal ka ng sugal. Hindi pa ako matutulog, hindi pa ako inaantok. Lalo mo lang pahihirapin ang lahat. Ayokong makita mong umaalis ako. Ayokong makita mong iniiwan ko kayo. Bakit nga ba? Kailangan umalis ka pa. Bakit iiwanan mo kaming mag-iina? Ronald, alam mo ba kung ano nararamdaman ko kung gumigising akong wala ka? Kapag nakikita kong hinahanap ka ng mga bata. Sino ba mas mahal mo, kami o ang Saudi? Langit kayo. Impyerno yung Saudi. Napakahirap ng buhay sa Saudi, Helen. Mainit sa disyerto. Ang hirap ng trabaho. Malungkot sa gabi. Pero kailangan ko mapuntahan ang impyerno para mapaligaya ang langit para sa inyo. Alam mo, Helen, tuwing nasa Saudi ako, namamatay ako. Pero kailangan mangyari yun. Kaya tinitiis ko. Gusto ko matapos ng bahay na ito. Pabayaran ng lupa. Makapagbangko tayo. Kahit papano para sa mga bata. Gaya nung una, Helen. Gusto kong maligayang samahan natin sa lahat ng bagay. Ayokong mapahiya sa babaeng pinakasalan ko. Magiging mabagal lang ng konti. Pero mangyayari din ang lahat. Magtutulungan tayo. Hindi mo na kailangan pumunta ng Saudi. Magtatrabaho tayo. Dito. Eh, paano ako magiging bida eh? Mapapagod ka. Yung mga anak natin, ang prinsesa. Ako ang tagapagligtas. Ako ang tagapagsilbi. Dito lang kayo sa palasyo. Hindi na uso bida-bida, ha? Ito ang tandaan mo, ha? Ito na ang huli mong alis papuntang Saudi. Dahil hinding-hindi na ako papayag sa susunod. Isumpa mo. Ayoko na ng pangapangako. I swear. At hindi ka na rin naalis ngayon na hindi ka magising na mag-ina. Ano? I swear. Thank you.
umalis na naman. Ninong! Ito mo, ha? Si Helen! Matinong mabae raw yan. Iyan ang nakapagpapadagdag sa kagandaan niya. Hmm? Tanungin mo pa yung matatanda. Abay, oo! Yang si Helen! Kung kapanahunan ko lang ngayon, yan ang napangasawa ko. Hindi. Hoy, ano naman? Si Lolo talaga. May itatagal ka pa ba? Akala mo kung magsalita ito, parang may bubuga pa siya. Mahilig pa rin siya sa iyo. Malakas ang loob mo. Mga lalaki rito, pag nagpupunta sa abroad, naiiwan yung mga asawa nila na nalalaki rin. Kaya pala, ayaw mong pumunta ng Saudi, pare, ha? Oh. Ay, tigilan mo nga ako, ha? Honey naman. Pero alam mo, Ninong, ang balita ko kay Helen, marami ng kwarta yan. Aba, oo. Alam mo, pare, maganda negosyo niyan. Balita ko, may maaisan yan. Ang laki ng bodega. At nagkakalaga ng 3 milyon. Malaking pera pala, no? Malaking pera talaga. Saka balita ko, marami nang naiipon yan. Tsaka alam niyo ba kung ano, chismis? Siya ang susunod na magiging pangulo ng kooperatiba. Talaga? Oo! Tadami mas malaking pera! Diba? Sadiq, I want you to build a building over here, huh? Yes, we should revise the plan. Oh, yes, we should revise the plan because there should have been a wing over here. Ronald! Pare! Ano yan? Pare! Oh, okay yan, ha? Kalik yung misis, pare, ha? Tingin! Pare! Kalik kay Helen! Tingin naman! Pare, akin yan! Pare, patingin! Oh, ano? Ayaw mo, masaya ka na mamaya ang gabi. Ronald! Sino sa atin ang mami ngayon? Ako ang mami! Sinabi ko nga ako eh! Ako din mo, may anak na ako tapos ikaw pa ang baby ko! Hindi! Ako ang mami at ikaw baby ko! Ako eh! Ang iingay ng mga anak mo, mana lahat sa'yo. Palibasa, mana sa'yo mga anak mo, napapanisan ng laway dahil hindi marunong magsalita. Oo na, wala na ako sinabi. Tinan mo, may anak na ako, kamukha ko pa. Ako rin eh, may anak na ako, mukha ko rin. Eh basta ako naman ang mami ah! Ako! Mami! Oh! Ako mami eh! Kayong dalawa na ang mami! Basta ako pa rin ang matandang mami. Ako naman ang cute na mami. Pakainin na natin ang baby natin. Tapos papatulugin na natin. Sige, baby!
pag pumapatay ka pala ng ahas, wala kang kaingay-ingay. Pinabili mo ako, tol. Palagay ko hanggang Saudi eh, makakarating yung ginawa mo. Okay lang ba kayo? Ang tapang mo pala, Mami. Sige na, pasok na tayo sa loob. Teka na, tayo na. Pare, tapa pala yung ninjis mo. Tapaw eh. Kaya papa, ipalagay mo ang loob mo dyan. Hanggat katabi ko sila, walang mangyayari masama sa mga. Alam mo yung asawa mo, Ronald? Yan ang nakakatiyak ng hindi gagawa ng masama kahit wala ka sa kanyang tabi. Bakit ka mo? Eh tunay kanyang minamahal. Kung may mag-interes, uuma sa asawa mo, durugang ulo. Pare, kung may mang sasalbay palang Arabo sa atin eh. Misis mo ang dapat makasagupa. Sabang eh. Alam mo, pare, bilib na bilib pa naman ako sa'yo. Pero ngayon, mas bilib na ako sa misis mo. Sala nga kayo. Hindi na ako makikinig sa labas. Wala na, alis na. Para malibang ako. Kung kami nalang mag-iina ang laging magkasama, eh mag-iiyakan lang kami at yung maiisip namin si Ronald. Ayaw naman akong tigilan ng mga bata ng katatanong kung kailan siya uuwi. Kaya nga tama siguro nga yung nagbalik ka sa pagtuturo ulit, Helen. Pero sabi mo yung tinuturoan mo, eh, mental case. Eh dapat nga sigurong maiwan na muna dito sa bahay itong mga bata. At nang malibang naman ako sa mga apo ko. Naku eh. Lumalaki, nagsisiganda, at natalino. Siyempre, Mami, at ako sa'yo, Lola. Oh? Ako naman hindi nagmana sa'yo, Lola. Ayaw. Helen, kapag tinuturuan mo si Kikoy, huwag mong ilalayo si Joji sa tabi mo. Mahirap na. Eh, hindi naman kaya ako mahawa sa pagka-retarded nung Kikoy na yon. Joji, huwag kang ganyan, ha? Hindi ginagawang katatawanan ng mga taong ganyan. Ano to, Kikoy? Hey! A! B! 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 Ito, ito. Eileen? C! Eileen? Eileen? Kikoy, ABC muna tayo.
Chelsea? Hindi ba may usapan tayo? Pag marunong ka na ng ABC at marunong ka na sumulat, makakalaro mo na si Chelsea at si Jeline. Sulat ako pag laro kami Chelsea, Jeline. Gayahin mo to. Georgie. Ako? Kamusta na kapatid ko? May interest. Hey. Yun naman na importante. B? Siguro mga isang buwan makikita na natin kung totoong progresibo si Kikoy. B? B? Sabi mo, sumpong-sumpong lang ang isip bata ni Kikoy. Bakit? Bumabalik ba siya talaga sa normal? Oo, kapag nakikita niya si Monica. Sinong Monica? Eileen? Nobya niya. Kaya lang sumama sa iba. Dinibdib niya masyado, kaya, ayan. Nasa States na si Monica, pero umuwi-uwi dito para magbakasyon. Mabuti, dyan na lang napunta ang behavior niyan. Yung iba suicidal. Violente yung iba na pupunta pa sa mental. Kaya lang, pati personal kong buhay, napapabayaan ko na. Boyfriend ko nga, nagagalit na sa akin eh. Baka ikaw naman ang maganyan, ha? Eh, Helen, may babalik mo pa ba siya sa normal? Hindi naman ako doktor, eh. Pero, Lindy, samahan na lang natin ang dasal, baka sakali. Marunong ka bang magsabi ng kaibigan? Friend? I live? Cindy, si Monica. Eh? Sinong Monica? My toes, my knees. Hindi. Sinong Monica yan? My toes, my knees. Ang tanong ko, Kikoy, sinong Monica yan? My name is... Magaganda itong mais na ibinebenta niyo sa akin ngayon, Mang Nato, ah. Sana palaging ganito. Para kahit doon sa dalawa niyo pang delivery, eh, ibibigay ko na sa inyo ang advance. Bang, Mang Nato, marami na kayong pera. Ano, Nato? May mas mahusay pa bang buyer sa kapatid ko? Aba, wala. Number one siya. Alam mo, Helen, magmula nung naging buyer ka ng mais ko, lalong lumakas ang benta ko. Binobola niyo ako, Mang Nato. Aba, hindi. Talagang swerte ka sa negosyo. Oh, Mang Nato, eto mo yung sa unang delivery. Oh, eto po yung sa ikalawa. Mang Nato, marami kayong pera, ho. Tama na muna yung inong-inong. Isa pamilya mo yan. Oh, eto na yung sa ikatlong delivery. Oh, ayan, Mang Nato, ha? Okay. Naku, marami salamat. Sa susunod ho uli. Manahiya ka talaga!
Salamat ho. Okay sa susunod lang. Ho, maging listo kayo, ho. Ayos lang ho. Naramdaman ko, may dumutukot sa bag ko. Sabi ko, masama ito. Kaya hanap agad ako ng security guard. Hindi ka pa pare, laging meron may papadala sa inyo, ha? Alam pare. Ako pa agad ang mga kamay niya. Kahit anong palag niya. Asawa ko yan! Pare, 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 pare! Pinag-aasat ako siya. Asawa! Ang pare, sold! Pati nga yun, pare! Ginugol ko yung asawa mo, no? Dahil pati sinabi ng mga anak ko. Walang gumugol ka sa inyo dahil lang kayo walang asawa! Paano? Ang papangitin nyo! O ngayon, pare, maiinggit na naman kayong lahat. Dahil maririnig nyo ang boses ng dalawang baby ko. Ano na? Teka, may baby pa raw. May pera pa ba? Oo, side B, pare. Ito na tayo. Para pakinggan natin. Alam ko, tapos na eh. Yari na naman dyan, pare. Side na yan. Yan na, yan na. Ilis! Hanggan. Daddy, alam mo, nalulungkot kami dito ng mami tsaka ni Chilin dahil wala ka. Daddy, miss na miss ka na namin. Kailang ka uuwi. Daddy, ikaw, hindi ka ba nalulungkot dyan? Daddy, bakit yung mga kalaro namin palagi nandito, Daddy nila? Kagaya mo, wala ka. Oo nga, Daddy, sana ikaw hindi ka nagsisilapan sa trabaho mo. Kawawa ka naman. At saka, Daddy, huwag mo papabayaan sa sarili mo, ha? Daddy, ha? Daddy, o ano? Naiingit kayo, ano? Hindi lang humahanga ang mga narito sa Saudi. Gulat na gulat sila sa ginawa mo. Kaya lang, binibiro nila ako. Baka raw po nagagalit ka sa akin. Ginugulpi mo ko. Sabi ko naman, hindi ka nang trato mo sa akin. Sabi ko, pag nagagalit na sa akin, pinapagalitan ko lang. Daddy niyo talaga, nasa Saudi na, nagpapatawa pa. Ang totoo, Helen, pinagyayabang kita rito. Hinahamon ko mga kasamahan ko rito. Kung sino sa kanila ang may asawang katulad mo. Maganda, matapang, at ang bububog na madurukot. Jeline, Chelsea, patayin niyo muna yung tape. Diyan lang kayo. Cesar?
pwedeng masama ang panahon. Kanina pa sana kami. Kaya lang itong bunso natin, naluloko yata sa barkada. Ngayon lang dumating. Ano? Sorry, ate, ah. Halina muna kayo. Basang-basa kayo. Kukuha ako ng tuwalya. Kumain na ba kayo? Ako, kumain na. Ikaw, kumain na? Opo, kuya. Kumain na ako. Sige. Tutuloy na ako. Maiwan ka na rito. At diyan ka na matulog sa sala. Siguraduhin mo lang na lahat ng mga pintuan nakakandado. Ha? At sabi mo sa ate mo, nauna na ako. Ha? Sige. Ingat po, kuya. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's light. Di pa kasi ako nag-ahit eh. Di ba alit, pagdating sa bahay, ako mag-ahit ha. O, try mo yung mga bata. Kusina at saka yung banyo, siguro abutin ho yung mga 30,000. Yung hamba naman ho at saka yung kwarto, siguro mga 20,000. Yung flooring ho, abutin niya mga 50,000. Palagay ko mga 300,000, tapos na po yan.
Kumpleto na. Kasama mga kasangkapan, mga webless. Siguro may isang taon pa ako sa Saudi. Wala na bang tawad yun? Murang-mura na ho yan. Saan tayo makakaano dyan? Makakasave? So, busin nyo. Takay pa. Malapit na kabuhan ng kuhener. Wala ka pa rin trabaho. Huwag mo sabihin dyan na naman ako manganak sa bahay. Ito nga suot ko, pang malaking ospital. Tandaan mo, Hiner. Ang babae, pag nagluwal ng sanggol, ang isang paa, nasa hukay. Magmula nang makausap mo yung kaibigan mong yan, may pa-ospital-ospital ka ba nalalaman? Samantalang noon, kumadro na lang, ayos na. Ba't ba yung una nating anak? Si Iska lang ang nagpairi sa'yo, di ba? Hoy, aksidente lang yung nangyari, ha? Tik na ako mamatay sa takot. Ano bang problema mo? Iiri ka lang? Ano bang mahirap doon? Talaga namang safe ang mga anak sa ospital. Hindi namin miligro ang buhay mo. Kikita mo nga ako, kalung-kalung dugo ang nawala sa akin. Kundi dahil sa ospital na yan, malamang patay na ako ngayon. Hoy! Pahamak yung ospital na yan. Tingnan mo, pare. Kung walang ospital, di sana natuluyan na itong mga asawa natin to. Di wala tayong problema. Hoy, tunganga mo, Hiner, ha? Binabastos mo itong si Ayang, yung maggago mong kaibigan. Gusto mo respetuhin ko? Para sabihin ko sa iyo, Hiner, yung mga kaibigan mo, puro wala ng asawa mga yan. Dahil puro sila sira ulo. Huwag kang magayos sa kanila, Hiner, ha? At baka iwanan din kita. Maluwag ang pintuan, hindi kita pipigilan. Sige, lumayas ka! Ano kung hindi? Ngarat mo. Iiyak ka. Sipin mo. Iiyak ka dyan. Habol-habol ka, parang asong ulol. Dahil wala akong tagapagluto, wala akong tagalaba, at wala akong tagapaglinis ng bahay, yun lang ang silbi mo! Nga, nagmamakaawa ka pa. Paiyak-iyak ka pa dyan. Sinabi mo pa nga, please, Ayang, sabihin mo kay Ana, umuwi na siya, hindi na mauulid. Oo. Oh, sinabi mo yan, Hiner, naalala mo, kahit putulin yung mo. Hampasin ko kaya sa ulo itong mga bastos na to. Hoy, magsilayos na nga kayo. Kung di ka lang buntis, kanina ka pa tinamaan sa akin. Pati kayong dalawa, mga aswang! Demonyo na mga ganyang klaseng kriminal. Parang hindi na mga tao. Bigla akong natakot, Helen. Ganyan palang nangyari sa mag-iinang yan? Ewan ko, ha? Pero ako hindi natatakot. Nagagalit ako, Ronald. Ano naman ang kasalanan mag-iinang to para patayin sila ng ganyan? Kung mangyayari sa amin ang mga anak mong ganyan, lalaban ako ng patayan. Kapag wala ako, tiyakin mo lang laging narito mga kapatid mong lalaki. Iba na yung nag-iingat, Helen. Pati nga si Inang at si Tatang, pinatutulog ko na rito ng madalas eh. Si Nanay, mga kapatid ko, pasasabihan mo lang kung kailangan. Pero alam ko, sa awa ng Diyos, lagi kayong malayo sa panganib. Yan nga ang madalas kong ipinapanalangin.
Ay, sino ka? Aileen! Ano? Aileen! Anong pangalan mo? Lipa! Pa! Sidi! Ano ang pangalan mo? My name is... Sinong hinahanap mo? Chelsea? Jeline? Pare, oy, dito ka muna sa labas, ha? Dito ka muna sa labas! Paano ka nakapasok dito, ha? Anong ginagawa mo dito? Ha? My name is... Ano? Oh, Kiko, ikaw talaga! Kiko! My name! Kiko! I live! Kiko, hello! Kilala na ba ito? Mr. Aranjo, pasensya na ho kayo. Kapatid ko ho to. Eh, kagabi pa niya gusto mo na dito eh. Kanina umaga nga, bigla na lang nawala. Siya nga pala, Ronald, hindi ko nasabi sa'yo. Estudyante ko yan, scholar yan. Kalaro na mga anak mo. I live! Halika na! A! Sige ho. B! Helen, Mr. Aranjo, pasensya na ho kayo. Akala ko kasi. Sige, Kiko, sige. Lib! Ika na, lib! Babalik, Koy! Lib! Nagulat ako eh. Babayaan mo. Nakala ko kung sino na. My name is... Lib! Ika na. Lib! Kung talaga, hindi ka na nahiya. Lib! Uwi na nga tayo. My name is... Balik lang kayo dito, dami pagkain. Oh, sige. Oh. Uy, ano na, kamusta ka na? Ito, malapit na magustuhan ka. Sige. Sabi, kain ka. Oh, Ronald, ba't ka nakatayo dyan? Asa kasi yung mga bisita. Oh, hindi siya. Ito. Gen, mukhang kukulangin ang handa natin. Ang daming dumating. Ako na bahala, ako na bahala. Sandali lang. Diyan ka lang. Magpahinga ka muna at mukha kang pagod na pagod. Ay, naku, inay. Mula kang gabi, wala pang tulog yan. Baka lumagsak ka. Hindi, basta masaya ako. Hindi ako napapagod. Inay, pagpahingahin mo na si Itay, sabihin mo ako na lang sasantok doon. Oh, sige, sige. Oh, kumuha ka, tikman mo to. Kain! Oh, kain lang ng kain. Marami pang pagkain doon, ha? Hali kayo! Oh. Mag-usap muna tayo. Ay, naku, Ronald, asikasuhin mo muna yung mga bisita natin nandun sa labas. Hali ka muna. Oh, pare. Oh, pasensya na kayo sa handa, ah. Kasi to sinner, hindi naman sinabi na may kumbidado. Eh, ako nga, anak ko, asawa niya. Eh, doon pa sa kapitbahay, mamimiesta. Eh, sorry, ah. Eh, medyo, kuhan ito. Oh, sige. Sorry, ha, hindi ako naganda. Ang kapal din man ang mukha ng biyana ni Hiner, hindi man lang naganda. Pag ako naganda, pati din ako nakahanda. Ano niya, anda? Abe, alam niyo na yon. Ah!
Masaya-saya ko talaga. Halos lahat ng kamag-anak natin nandyan. At napakihirapan natin ng maayos. Tuwang-tuwa sila eh, puring-puri nila ang handa natin. Ay naku, Ronald. Ewan ko ha, basta't ang alam ko, nagawa kong lahat ang dapat kong gawin sa lahat ng taong malalapit sa atin. Naku, ang gaang-gaang ng pakiramdam. At saka talagang nakakawala ng pagod. Helen, ibig kong sawayin ka, paalalahanan ka. Pero ganyan naman nakikita ko sa'yo. Natutuwa na rin ako. Oh? Alam mo ba, yung ugaling mong yan, ang isa sa pinakamagandang attraction sa'yo. Ronald? Buksan mo na muna yan, buksan mo na muna. Ayan, buksan mo na. Helen? Ay, ate. Oh, may telegrama ka. Iniabot sa akin paglabas ko sa munisipyo. San galing? Jeline, Chelsea. At ikausapin mo nga'y asawa ko. Ngayon, Oktubre pa lang, magsa-Saudi na. Paskong maging ina na naman kami. Ikaw, papayag ka bang gagawin ng asawa mo yan sa'yo? Siyempre, hindi. Mas maigi kausapin mo siya. Tay, diyan pala kayo. Si Ronald, aalis na naman daw. Oo nga daw. Andito eh, tingnan mo. Ayan oh, nag-aayos ng Christmas tree. I'll be home for Christmas. Helen. Chelsea, Jeline. Merry Christmas. Paano po, Tay? Nay, kawang ka ng Diyos. Kahapon ko pa natanggap ang balitang pinababalik na ako sa Saudi. Doble daw ang sweldo. Bukas nang alis ko. Kaya gusto ko, i-celebrate natin ang Christmas ngayong araw. Pwede naman maging Christmas kahit anong araw, di ba? Oh, paano? Maiwan na muna namin kayo mag-anak. Baka masaluhan pa namin kayo, maubos ang Pasko nyo. Oh, Chelsea, Jeline, buksan nyo na ang mga regalo nyo. Hirap na hirap ako ng pagbabalot niyan. Sige, Tay. Oh, sige. Ay. Merry Christmas, Helen. Alam mo, Rona. Doble-doble ang iniiyak ko sa nangyayari. Aalis ka. Kaya ka nagpapasko ng maaga. Alam mo lang kaming pinahihirapan. Nakikita ninyo eh. Magagawa kong nangising sila.
lang, please. Tawag ka sa Saudi. Sabihin mo sa kanila. Sasabihin mo sa kanila sa isang buka ng alis. Extended na to Helen. Magagalitan na nila ako. Hindi gumawa ka ng daylan. Sabihin mo, may sakit ka. Ako sabihin mo, may sakit ako, Ronald, kahit sa linggo lang. Kung pwede lang, Helen. Kung pwede lang. Kawawa naman yung mga bata. Ronald naman. Tama na, tama. Hindi ko alam kung ito nararamdaman ko. Ronald, please. Please, Ronald, ewan ko kung bakit parang ayaw kita umalis ngayon eh. Natatakot ako eh. Nararamdaman ko parang ayaw kong iwan mo kami ngayon. Parang ayaw kong iwan mo kami. Iiwan mo akong ganito, nararamdaman ko. Huling-huli na ito, Helen. Hindi na ako aalis. Ayoko makita kayo mag-iinang ganito eh. Wala kayo sa salita po ka pa ako. Huli na ito, Helen. Parusahan ako ng Diyos. Chelsea. Jeline. Pag-uwi ko, hindi na tayo magkakahiwa-hiwalay. Alaykumussalam. Pare, pare. Nakita mo ba mga litrato rito? Pare, wala eh. Pare, ano hinahanap mo dyan? Pare, nakita niyo bang litrato rito? Litrato nila Helen yun eh. Pamilya ko. Ito ba hinahanap mo? Hindi ako nakipagbiruan sa inyo ah. Oo, ito. Baka ito, pare. Kabago, pare naman! Ayos ba? Ikaw kasi, lagi mong iniiwan yung mga pictures na pinadadala sa'yo. Kaya lagi hinahangin. Kaya ito ginawa namin. Di ba mas okay? Oo. Oh. Salamat sa inyo, ha? Di ka na mga biro, pare. Oo, oh, time ka lang namin. Ang ganda, oh. Bagay. Oh, di ba, pare? Mas maganda kung sama-sama silang lahat. Oo nga, eh. Maraming salamat sa inyo, ha? Hmm, okay. Ang ganda, oh.
ganda, no? Tingnan mo, tingnan mo! Ano man? Sila na ba yun? Sila, Preto? Sila? Namamalengke ako, Ronald. Aba, kaya naging ayat nagkagulo. Yung iba, iniiwan ang kanilang pwesto. Kaya pala kasal ni Congressman Ralph Recto kay Vilma Santos. Yung favorite mo rin si V. Kaya sumugod na rin ako. Di ba? Paborito mo rin si Vilma. Sinasamahan mo po nga kumanood ng pelikula niya. Alam mo, Ronald, ang dami-daming taong pumunta. Talagang siksikan. At saka nakakita rin ako na ibang artista. Sige na! Sige! Ayaw mo yan, sandali na lang! Sige! Sige, Ana! Sige! Iiri mo pa! Sige! Sige! Magpakasi at senior! Kung dinala ko yung mas maagad, ako nung tayo sa 5-8 room ngayon! Ayaw mo yan! Sige! Diba, meron ba o wala? Ano? Anong nadalensyan mo sa akin? Pareho naman tayo walang trabaho, ah! Ha? Responsibilidad din nyo yan! Ikaw, sagot mo yan! Asawa mo yan! Ano ka ba? Abay, huwag ako sisihin nyo yung anak nyo. Bago pala nagbubuntis yan, hospital na gusto. Masyadong maluho eh. Hindi ko alam kung kanino nagmanay mistis ang hilaw na yan. Alam mo, kung hindi ikaw ang naging asawa ng anak ko, wala nang problema yung hospital na hospital na yan. Ang problema, responsible ka. Tigilan mo yung pag-inom mo. Tama na! Oo, kayo na magaling, mag-ipon! Kaya pala hanggang ngayon, nasa kubo pa rin kayo! Kung niyo ako sobrahan, baka hindi ko kayo matansya. Diyanan ko lang kayo. Buisit! Ay! Chelsea, halika, ikaw magpidal dito. Dali, tutulak ko sa likod. Mami, ate, pag wala tong gasol, hindi tayo makakuludo kaya bini sa inyo. Oo na. Oh, hawak sa manibela. Oh, sige na. Oh, diretsyong manibela. Okay. Ang manibela. Oh. Kapit. Ako bibili ako ng damit yung hanggang dito. Ako bibili naman ng damit na kasyang-kasya sa akin. Tsaka sapatos. Hanggang sa simbahan ng Lipa, nakita ko yung babaeng yun.
Hindi ako maaring magkamali eh. Siya talaga yun. Dahan-dahan siya lumalakad. Laging nakatingin sa amin mag-iina. Bakit siya nakatingin sa amin? Kung paano kami nagkita sa tatlong lugar, sa tatlong pagkakataon, hindi ko maipaliwanag. Madre yun. Isang foreign na nakikita mo. Siguro, misyonaryong madre, naglilibot. Katulad mo, gala. Kaya, kung saan kayo nagkikita? Ewan ko. Pero iba sa madre suot niya. Hindi imposible ang kinikwento mo. Kaya, huwag ka nang matakot. Ikalmante mo na yung isip mo. May isa pa, kuya. Madre din? Ahas. Yung napatay kong ahas. Ibig mo sabihin, nakikita mo na yung ahas na yun? Nakikita ko nga siya. Helen, ano ba nangyayari sa'yo? Sa panaginip, kuya. Tatlong beses na. Nabuhay daw yung ahas. Pumapasok daw dito sa bahay. Kuya, anong ibig sabihin ng panaginip ko? Natatakot na ako eh. Hindi ko gusto ang mensahe ng ahas na yon. Sa buhay o sa panaginip man. Helen, magdasal ka. Ipanalangin mo na huwag na madugtungan ang panaginip mong yan. Tsaka, ayoko na nung ahas-ahas na yan, ha? Huwag ka na mag-isip ng ganun. Tutal, nangako sa akin si Ronald. Ito na huling biyahe niya. Nangako rin siya sa'yo, kuya? First time niya mangako sa akin, eh. Tutok pa rin niya yun. Malaki respeto nun sa'yo, kuya, eh. Nawala na lahat ang problema ko. Good. The owl of all the good birds, I live? Hindi. I ever did see. I ever did see the owl is the coolest by far to me. Good, good, Kikoy. Sige pa, sige pa. All day long, they sit on a tree. 4, 5, 6, 10. Doon na kayo. They sit on a tree. When the night comes away, ayoko nang away. Mumika. Oh, Kikoy. Mumika, away. Away. Mumika, away. Monica, away there! Kikoy? Kikoy? Pakinig ka sa akin, ha? Huwag mong iyakan si Monica. Wala na siya, eh. Mahal ko si Monica. Mahal ko siya. Mahal mo si Monica. Pag masaya si Monica, dapat masaya ka na rin. Si Monica, masaya na siya doon sa malayo. Kaya kalimutan mo na siya. O Kikoy, naiintindihan mo ko? Naiintindihan mo ko, Kikoy? Kikoy?
Kikoy? I live... Lipa City. Bawat tungkulin o anumang pagbabago sa buhay ko at sa pamumuhay naming mag-anak ay ang ikinukonsulta kay Ronald. Ngayon lamang sa unang pagkakataon ay hahawak ako ng isang napakalaking posisyon na tatanggapin ko na hindi ko ipinaalam sa aking asawa. Pero ang pamamahala ng kooperatibang ito ay alam kong mahalaga sa ating lahat. Alam ko rin na malaki ang puso ng aking asawa. Laging nakabukas ang kanyang mga palad para sa inyong lahat. Kaya maiintindihan niya kung bakit tinanggap ko ang tungkuling ito. Sa sarili kong pagpapasya. Kaya sa aking mga kapook, maraming marami pong salamat sa inyong pagtitiwala. Salamat po. Salamat. Congratulations. Salamat po sa boto nyo. Congratulations, so. Salamat. Napatigo kayo. Thank you. Congratulations. Hindi mo ako binoto, ha? Salamat po. Maraming salamat sa boto. Congratulations, salamat po. Congratulations, so. Salamat sa inyo. Salamat. Maraming salamat. O, mamaya, ha? Tutulungan nyo ako mag-ayos sa mga gamit natin. Ikaw rin, Jilin. Oh. Nasa ospital ang asawa ko. Hindi ko mailabas. Kulang ang pera ko. Visit naman itong mga kapitbahay ko. Ayaw kong pera, men. Baka ikaw pwede mo akong pautangin. Naku, Hiner. Kapos din kami ngayon, eh. Alam mo naman, kitang-kita mo, pinapatapos namin yung bahay. Ang problema mo, bahay lang. Buhay ng pamilya ko, problema ko. Pag hindi ko sila nailabas, baka mamatay sila ron. Walang mangyayari sa kanila doon. Nasa ospital yon. Sa panahong ito, kapag wala kang perang gagastusin, ang hospital, cementerio sa pasyente yon. Eh, Hener, talagang wala kami ngayon eh. Ang hirap sa'yo, nagwawala-walaan ka, pero naglalabas naman kayo ng pera. Di ba batang Saudi ang asawa mo? Kung magsalita ka naman. Paano kami maglalabas ng pera, pinagtatrabahuhan ng asawa ko yan sa disyerto? Alam mo, ang pera, hindi inihiram. Pinaghihirapan. Ah, ganun ba? Sige. Paghihirapan ko. Kooperatiba? Saan yun? Hindi pa kasi ako masyadong pamilyar dito eh. Doon banda sa may kanto. Sa may kurbada. Tindahan ng bigas ang bukana nun eh. Eh, pakisamahan mo naman kami. May pupuntahan kasi ako ngayon eh. Pero uwi rin siya bago magdilim. Kasama nga niya yung mga bata. Maghintay na lang kayo rito. Marami kasi naghihintay sa bahay eh. Birthday ni Kikoy. Ah, birthday ba ni Kikoy? Ah, happy birthday, Kikoy! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! To you! Eh, pakisabi na lang, pagdating nila, dumaan sila sa bahay kahit anong oras. O sige, pagbalik sabihin ko na lang. Eh? O sige. Kikoy, halika na, uwi na tayo. Halika na. Alip? Sige, ingat. Ay na kami, ha? Bye, Kikoy. City. Mahirap din yung pinasukan mong yan. Tingnan mo, maliit na kooperatiba, pero puro malalaking problema ang masasagupa mo. Kasi, laging pera ang hinahawakan mo. Alam mo naman, basta pera, mainit sa kamay. Kuya, ang totoo, unang araw ko pa lang may nasisilip na akong problema.
Malaking halaga ang hindi bumabalanse. Kilala mo naman ako, kuya. Kailangan areglado ang lahat. Masaktan na masasaktan, masagasaan na masasagasaan. Alalay lang, kapatid. Huwag mong gamitin dyan ang pagka-agresibo mo. Teka, ang mabuti pa, doon na kayong mag-iina, matulog sa mga nanay at tatay. Nang sa ganun eh, mapangaralan ka. Sige, pag doon kami natulog, pagyayabang ko sa kanila yung posisyon ko sa ano, hindi ko sila patutulugin. Halika, alam mo naman ang magulang natin, willing-willy sa'yo, lalo na kapag nagyayabang ka. Tutal, may mga gamit na kayo ron eh. Tara. Okay. Kuya? Hmm. Huwag na lang kaya. Bukas na kami pupunta kala inay. Tara na. Tutal, hindi pa kayo kumakain. Doon na kayo mag-apunan. Tara. Kuya? Bakit? Naaawa ako dito sa bahay eh. Maiiwan. Bukas na lang. Paano yan? Wala pa yung bunso natin dito. Sinong makakasama nyo? Nandiyan lang yan, nakikipagbarkada. Mali ka. Sorry, patan ng mami. Mami, gusto ko kay lola. Mami, ako naman gusto ko ni lolo. Oh, kita mo? Gusto mo doon? Opo. Oh, sige, sumama ka na. Ikaw dito ka sa akin. Sasama ko na to, ha? Sige. Sige. Kuya. Hmm. Huwag mo nalang isama. Helen, ang gulo mo ah. Halika na, Chelsea. Kasi may bagong dating na tape si Ronald eh. Papakinggan pa namin mag-iina. Kaya pala. O sige. Tuloy na ako ha. O sige. Sige. Sige, bye-bye. Talagang hindi kayo sasabay ha? Bukas! Pupunta kami kala inay. Sabay-sabay! Sige, bye! Bye-bye! Bye-bye! Pare? Pare? Homesick na homesick na talaga itong pare ko. Uy, pare! Wala na. Tulog na to. Ama, nasok dito. Mami, di ba? Ayan na yan, aling mami. Alam nyo, hapunan mo ito, hindi merienda. Nahiling lang eh, gusto ng tasty bread at saka ng itlog eh. Siya nga ho pala, kamusta si Tata Ingo? May sakit pa ho ba? Magaling na sa awa ng Diyos. Sabihin nyo, kinakamusta ko ho, galing kay Helen. Makakarating. Sige po, sige, sige. Oo, oo, oo. Sige na, tika na. Maliit lang yun eh. Uubusin nyo itong tinapay at itlog na pinabili nyo, ha? Sabi ng daddy nyo, masama ang nagtitira ng pagkain sa plato. Opo, mami! Lalo pat ito nang huli kong pag-alis. Teka.
sabik na sabik ako. Parang nakikita ko ng mukha ng dalawang bata. Ang mga munting kamay nila ang nagkakakyabit sa akin. Ang matitinis nilang boses. Lalo na... Pwede na nang hinahin kung ano sa maramang mayo na at ang mayakap na kita. Saan galing yan? Sa kanya. Mabait ang mga anak. Pinapasok. Show all the beauty.
sige, Helen. Baka napupuyat na kayo mag-iina. Magpahinga na kayo. Basta tandaan nyo, mahal na mahal ko kayo. Hanggang sa panaginip, kayo ang niyayakap at inahagan ko. Good night. Sweet dreams. I love you. Meanwhile, another massacre is committed in the Philippines. A mother and her two daughters were killed by an unknown assailant. The father, Rosario Dia, is presently working in Saudi Arabia and has not yet been notified by his employer. Sunod! Sunod! Patay niyo! Patay niyo! Patay niyo! Please! Patay ang TV, anong pinapanood niyo? Ha? Wala pare. Pangit kasing palabas, kaya pinatay na lang namin. Alam mo na ba, Tol? Na ano? Yung ano... Teka, ano sabi ng employer natin, ha? Aw, pare! Binigyan ako ng bakasyon, no? Dalawang buwan! With pay! Pare, mag-iingat ka, ha? Oh. Ba't hindi kayo natutuwa? Naiingit na naman kayo. Hindi, pare. Mami-miss ka lang namin. Mami-miss dalawang buwan lang, eh. Babalik naman ako kaagad, eh. Oo nga pala. Kung may padala kayo, sabihin nyo na kaagad dahil bukas nang alis ko. O, ikaw, Bert. Ikaw, Joe. Pare, wala akong pera. Alam nyo, naninibago ako sa inyo. Dati kung may padala, lahat kayo nagpapadala. Halos dalawang linggo nga ako napapagod sa kahatid sa mga pintuan ng mga bahay ninyo. Ngayon, wala. Eh, kasi bigla yung bakasyon mo, eh. Pare, biglaan kasi. Buti pa, manudala tayo ng TV. Pare, wag na. Buti pa, pag-usapan lang natin sa labas to, eh. Kung paano ka binigyan ng bakasyon, eh. Kapare, sandali, ah. Ayun, pare, oh. Tingnan mo yan. Oh, ito. Oh. Ha? Okay, kaya ito kayo. Ha? Pare, doon kayo maghanap, oh. Tara, tara. Ano, pare? Kaya magandang pasalubong. Pare, doon ka. Kabila. Okay. Dito tayo. Oh, sige. Ito, ito. Ano sa palagay mo? Di maganda. O, oh, pare. Di maganda? Oo. Pangit. Maganda to, ano? Ha? Oo. Ito. Bagay to kay Chelsea. How much? 5 reals. Okay na ba yan, Bart? Hmm. Ha? Okay, give me one. Ano kayong maganda rito para kay Helen, ha? Eh, kahit ano. Hirap pumili, pare. Ba't parang tinatamat kayong magatid sa akin? Eh, kasi nga, pare, maliiwanan mo na kami. Oo, pare. O, di bale, pakakainin ko naman kayo pagdating natin sa airport. O, tayo na nga. Talagang naninibago ako sa inyo, eh. Ano na nga. Sige, Nag. Okay, to. Sige, dito na lang kayo. Maraming salamat sa inyo, pare. Pare, good luck. Thank you, sir. Buon voyage, ha? Okay, pare. Okay. Nag. O, sige. Pare, good luck. I love you. Okay. Pare. Sa susunod, ha? Kayo namang babakasyon, ha? Pare, ingat. Okay, sige. Pare, ingat na lang, ha? Makakalimot, okay, ha? Okay, to. Sige, pare. Pare, sulat ka, ha? Sige, dalang buwan lang, eh. Pare, thank you.
Sige, pare. Sige. Sige, pare. Sige, 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 pare. Ingat na, pare. Pare, sulat ka. Ingat, pare. Oh, sige. Okay. Thank you. Ano nangyari yun? Nung umalis ako, ang lakas-lakas pa niya. Nagkausap pa kami sa telepono. Ang saya-saya pa niya. Hindi ko akalaan magkakaganon siya. Siguro, lahat na nakapalibot sa kanya. Kinusumi siya. Pagdating sa Pilipinas, papatay. Papatay ko sila! Kabayo, tama na. Tama na. Muna. Tama na. Minahong ka pa. Mapalo ka pa niya. Kabayan, talagang mahirap umuwi kapag may emergency. Lalo na kung namatay ka. Kaya kung ako sa'yo, tanggapin mo na maluwag sa loob mo. Sa Saudi! Tumanda akong binata! Hindi ako nag-isawa! Para lang mapaligaya ko ang nanay ko! Tapos, mapapalita ako! Patay! Para ito, ibig ko. Kabayan, inumin mo muna ito. Ikaw na rin ang nagsabi na matagal na may sakit ang nanay mo. Matagal na siya naghirap. Pero ngayon, nasa tahimik na siya. Tapos ng kanyang hirap. Malay mo, sa oras na ito ngayon, nakatingin siya sa'yo. Nakangiti. Nalulungkot lang siya kapag nakikita niya ang ganyan ang ayos mo. Tingnan mo ko ngayon. Tama na, Uncle. Relax ka lang. Kabayan, tandaan mo yan, ha? Okay. Pare, maraming salamat, ha? Miss. Pake, asikasuhin mo lang siya. Yes, sir. Please lend me your newspaper. Here. Thank you. Pare, ayos na ba? Okay na, ayos na, pare. We'll be right back.
What happened? I don't know. Pamilya ako to. Pamilya ako to. Pamilya ako. Pamilya ako to. Hey, my friend. Hello, Jesse. Jesse. Hindi ito totoo. Pamilya ako to. Ano ba yung nalagay sa panyo, sir? Ito ang passport ko. Tama na ko. Tignan niyo. Sir? Tignan niyo. Dalhin nga muna natin siya. Pamilya ko yan. Dito na ko muna tayo. Pamilya ko. Sir, isa mo, sir. Sir. Hindi ko totoo. Hindi ko totoo. Bakit tayo sa akin? Kaya natin, hindi. Bakit nangyari sa akin to? Ano ba ang katalangan ko? Bakit nangyari to sa akin? Sir, tama na ho! Diyos ko! Bakit ako? Anong katalangan ko? Sir! Pamilya ko! Pamilya ko! Tara mo ang takot! Sir, tama na ho. Sa kayo na mananagot ang kriminal na gumawa nito. Sa pamamagitan ng sisiw na ito,
hindi patatahimikin ang konsyensya ng may salang. Hindi matatahimik ang may sala. Hindi matatahimik ang may sala. Ang munting tuko at tuka ng mga sisiw na ito ay magsisilbing tinik sa budhi ng may gawa ng krimen na ito. Hanggang sa hukay, tataglayin ng mga kabaong na ito ang mga sisiw at ang kanilang munting siyak ay magsisilbing bulong na hindi magpapatahimik sa konsyensya ng may sala. Nakausap nga pala si Mayor Mali, si Director Velasco, at si Hepe para mapadali ang kanilang pag-imbestiga sa nangyari at ma-resolve ng kaso nito sa lalong madaling panahon. At kung ano man ang magiging problema sa kaso, tutulong ako hanggang sa husgado. Siya nga pala, ito ang calling card ko. Tawagan mo lang ako kung kailangan mo ang tulong namin. Huwag ka mahiya, ha? Nay, kayo nang bahala. Nay? Maraming salamat sa inyong pagkikiramay, Congressman. Patagan niyo ang mga loob ninyo, ha? Magpapaalam na kami. Maraming salamat, no? Sige. Pakikiram po. Tutuloy na po ako. Bigan, sa mga sandaling ito, lumalabas na po si Congressman Ralph Recto. Good evening, Mr. Congressman. Good evening, Rod. Magandang gabi sa inyo at sa lahat na nakikinig sa inyong programa. Thank you very much, Mr. Congressman. Sa mga sandali pong ito, tayo ay napapakinggan sa 49 na himpilan, Luzon, Visaya, Mindanao, Metro Manila, Mr. Congressman. Ang lunsod po ng Lipa ay luksan-luksa. Sa katunayan, ang buong lalawigan ng Batangas ay lumuluha at sumisigaw ng katarungan. Alam po natin, Mr. Congressman, na ang lunsod ng Lipa, dito ay maraming mga milagrong nagaganap. Ito'y isang tahimik na lunsod. Eh bakit po ngayon ay tila bumabaha ng dugo? Mga masakre na nagaganap. Ano po ang masasabi ninyo, Mr. Congressman? Alam mo, Rod, ang kasong ito ay masela na bagay, no? Kaya dapat siguro pag-ingatan natin ang ating mga sinasabi tungkol sa nangyari nga dito sa lunsod ng Lipa. At gusto kong ipaabot sa lahat na hindi lamang si Ronald ang gusto kong tulungan sa pagkakataong ito, kundi ang buong Lipa. Ayoko maiwan sa isip ng tao na laganap ang krimen sa bayan ng Lipa. Tahimik ang mga Lipenyo, masisipag, mabubuting tao, at kung may naganap mang madugong trahedya, kami po ng mga mamamayan at ng mga otoridad ay hindi titigil hanggang hindi malutas ang usaping ito upang may balik sa normal ang kayusan ng bayan ng Lipa. Ma'am! Kikoy, Kikoy, huwag ka pumunta dyan. Punta ko si Ma'am, maraming classmate. May meeting lang dyan. Umuwi na tayo, Kikoy. Laki Ma'am, na. Classmate! Bakit di ko rinig boses, Ma'am? Wala na si Ma'am, Kikoy. May pinuntahan siya. Saan? Kikoy, malayo. May pinuntahan si Ma'am. Malayo. Babalik na lang tayo bukas. Ma'am, present Halika Kikoy, na, Ma'am! Kikoy. Halika na. Uwi na tayo, Kikoy. May kakwento ako sa'yo tungkol kay Monica.
Monica? Monica. Monica? Uwi na tayo. A total of 91 stab wounds. Mayor, ngayon lang sa kasaysayan ng Lipa na ganap ang ganito kadugong pangyayari. Hindi ako makakapayag na mangyari ang ganitong klaseng trahedya sa lungsod ng Lipa. At lalong hindi ako makakapayag na hindi ko ipaabot sa aking mga kababayan ang taus-puso kong pakikiramay. Hepe, makipag-coordinate ka sa lahat ng bayan ng Batangas at mga Karating. May kutob ako na ang sospek ay nasa tabi-tabi lamang dyan at hindi pa nakakalayo. Eh, nadampot daw ng mga kaibigan dyan sa may kalye. Lasing na lasing. Sa Quezon o kaya sa Pangasinan. Pero huwag niyo po sasabihin na ako nagsabi, ha? May nakapagkwento kasi sa kanya kung anong nangyari sa iyong mag-iina. Ayaw kumain. Ayaw matulog. Gusto lang daw niya dito sa mom niya. Kikoy. Mom! Mom! Bad boy! Wala na si Mom mo, Kikoy. Nasa langit na siya. Si wala na sila, Kikoy. Sa langit na sila.
These are the voice tapes of the real victims. Bawal ang extent sa panahon ito. Matatapos na ang mundo yung mag-i-extend ka pa. Ma, mag-iingat mo dyan. Mahal ka namin na ng Chelsea. Love na love natin ang Papa. Ano? Sino bang idol ni Chelsea? Ni Papa? Ano? Ano? Bakit mo mahal ang Papa mo? Eh, siya bata ko eh. Sabi mo, mabait na ang Papa ko. Jelaine? Nay? Dito mga bata? Nay? Give them a sense of pride
Ronald Arandia suffers the pain of loving the dead. But in suffering, he stays close to his loved ones. And even if their cries and whispers pierce his soul, he listens to them with all his heart. As he walks the vast desert of loneliness, the voices of his wife Helen, daughters Chelsea Liz and Angeline will guide him through. He knows he can conquer death. He knows their love can outlast even eternity. So each day of agony, each night of tearful memory, Ronald, through their voices, embraces their souls. And maybe, just maybe, after saying his prayers, he always makes a silent request to our Lord. Let the pain remain, for only in pain they can reach each other again. Pag-ibig, ikaw lamang ang una at huling babaeng mamahalin ko. Tandaan mo yan, Helen. Kung mawala ako, kung mamatay ako, paano sumpa mo na? Kasama mo ang puso ko, Helen. Maaring buhay ako naglalakad sa mundo. Pero patay na ang puso. Hindi na marunong kumilala ng pagmamahal. Napakaligaya ko, Rona. Napalad ako. At sa isang katulad mo, ibinigay ko ang aking sarili. At pagmamahal ko. Never found anyone who fulfilled my needs.